up, my morning, my night? It's your boy JR, and welcome back to my YouTube channel. This is Jay Vlogs. Ngayong umaga po ay magkakaroon na naman po tayo ng panibagong video patungkol sa mistakes of small YouTubers. Yes naman. And isa po ako dun sa mga small YouTubers. Disclaimer lang po guys, pasensya na po at medyo pinagpapawisan po ako dito sa aking vlog. Kasi nga ang init-init po dito sa kwarto, hindi po kinaya ng hangin. And I hope na may makukuha kayong leksyon dito. Lahat po ng mga sasabihin ko dito sa vlog ko is that pawang opinion ko lamang or base lang po sa opinion ko. At depende na po sa inyo kung mag-agree kayo or disagree kayo. First mistake of small YouTubers, imitating other YouTubers. Ibig sabihin na to, ginagaya mo yung ibang mga YouTubers sa lahat ng mga aspeto, sa kanilang pag-vlog, sa kanilang gawi, sa kanilang mga gestures, sa lahat-lahat. Ginagaya mo nga yung ibang YouTubers. Paano ba naman ikaw mamahalin ng iyong mga subscribers if meron kang ginagaya ng mga YouTubers? Diba? So, mas masarap na kapag nagkaroon ka ng vlog mo is that yung totoong ikaw talaga, ano, pinapakita mo na yung ikaw. I mean, be you on YouTube talaga, ano. Wala din naman ng masama kapag pinakita mo yung pagiging ikaw, yung totoong ikaw sa YouTube channel mo. Isa pa nga ito sa mga facts kung saan mamahalin ka talaga ng mga subscribers mo kasi nga, pinapakita mo yung totoong ikaw. I mean, ikaw yan eh. So, depende na yun sa kanila kung mamahalin ka nila or hindi. As long as minamahal mo muna yung sarili mo. Second mistake of small YouTuber, not having fun before you vlog. Yes naman, isa ito sa mga kamalian na ginagawa ng mga small YouTubers wherein nagbablog lang sila ng on the spot. Yes, marami din namang mga vloggers na nagbablog on the spot, ano, but then mas mainam or mas masaya kapag nagvlog ka ng planado, except sa prank, okay? I mean, katulad nito, okay, before I vlog, nagpa-plano ako kung ano nga ba yung mga dapat kong gawin, kung ano ba yung mga dapat kong sabihin. So that, hindi na ako magkakamali o hindi na ako mahihirapan sa pag-vlog at sa pag-deliver ng aking mga thoughts sa inyo, sa mga subscribers ko, ano. So that, mas maintindihan nila kung ano nga ba yung vlog ko, kung patungkol saan ba ito. So, sa mga small YouTubers dyan, kailangan nyo pag-isipan o pagpanuhan muna yung vlog nyo bago nyo i-shoot. Mistake number 3, poor AVL. What does AVL means? Audio, video, and lighting. Yes naman. Pag maganda yung quality ng audio mo, I mean, naririnig ka ng mga subscribers mo, check. Pag hindi blur, I mean, hindi medyo tawag dito, parang sandy yung quality ng vlog mo, I mean, yung camera mo, check again. And kapag nakikita yung buong hitsura mo sa vlog mo, I mean, yung liwanag talaga, ano, sa vlog mo, is that another check again. So kapag maganda yung AVL mo, yung quality ng AVL mo, is that maraming manonood sa'yo. I mean, aside sa maraming manonood, is that marami rin yung magagandahan sa pag-vlog mo, di ba? So, my suggest is that hindi naman kailangan na magkaroon ka ng DSLR or mamahaling camera na gagamitin mo para sa pag-vlog mo. Yung kailangan lang talaga is that yung good quality ng video mo, yung audio, syempre naman, na maririnig ka, no, ng mga subscribers mo at yung lighting, ika nga, na maliwanag talaga, maliwanag na makikita yung katotohanan, di ba? So, share ko lang, nung una ako nag-vlog, syempre, hindi pa nung, di ba, nung kaganda yung quality ng cellphone ko, so medyo blurry pa at medyo delayed yung pagsasabi ko. But then, as time goes by, based sa mga experiences ko at through observations na rin sa mga pinapanood ko ng vlogs through YouTube, is that nagkaroon ako ng mga learnings na mali pala ito. I mean, kailangan ko rin i-enhance yung mga bagay na ito sa paraan na kailangan ito sa YouTube, ano, para yung mga subscribers natin ay meron ding magandang panoorin at yan, may sasabihin din sila, ah, nag-improve na rin ako, parang ganun. Sa mga small YouTubers dyan, kailangan din po natin mag-improve or kailangan rin po natin i-improve yung sarili natin sa paraan na maganda yung quality ng ating audio, ng ating camera, ng ating video, at yung lighting natin. Mistake number 4, too much compliment to yourself. Yes. What does compliment means? Pag sinabi natin
compliment, ito yung parang pinapraise ka. I mean, kasi meron kang ginawang maganda. Parang ganun. Siyempre, pag vlogger ka na, or small YouTuber, or big vlogger, marami yung mga taong nagagandaan. So, I mean, marami yung nagsasabi na, uy, vlogger, uy, pa-shoutout naman sa channel mo. Parang ganun. So, yung ginawa mo, instead na maging low-key ka or maging humble ka sa sarili mo, is that too much compliment yourself na, ah, vlogger na talaga ako, ah, big YouTuber na talaga ako. So, yung ginawa mo is that nagkakaroon ka ng expectation sa sarili mo na kasi vlogger ka na or tawag dito, YouTuber ka na talaga, marami ka ng bagay na hindi mo na pinapansin na dapat pagtuunan mo talaga ng pansin katulad ng pagkakaroon mo ng magandang content, di ba? So I prefer to those small YouTubers na magsimula muna kayo sa mga content na informative or tawag ito, yung mga educational content na kung saan ay merong makukuha ng mga lessons yung mga subscribers nyo. Hindi naman kailangan na sa pagkakaroon o pagsisimula mo ng vlog mo is that magkakaroon ka na maraming views at subscribers. Tandaan nyo, kung passion mo talaga yung pag-YouTube, I mean, kung sinasapuso mo talaga yung pag-YouTube, mag-focus ka sa content na dinideliver mo at hindi sa subscribers or sa views na maaari mong makuha sa vlog mo. Mistake number 5. Not having goals to your channel. As time goes by, syempre, habang nagtatagal ka na sa YouTube, marami na rin yung mga nakakakilala sa iyo, especially yung mga malalapit na kaibigan at yung mga kapitbahay mo na chismosa. Charot. Meron din naman mga changes sa iyong gawi, sa iyong channel, at sa iyong pag-deliver ng vlogs mo, katulad ng akin. Kasi nga, nagbabago yung tao base po sa mga experiences niya. So, my advice to those small YouTubers is that habang tumatagal tayo sa vlog natin o sa channel natin, kailangan din po natin mag-isip ng mga bagay na kung saan ay makakabuti at makakatulong sa atin. Mag-isip tayo ng mga bagay na kung saan ay maraming makukuhang lessons yung mga subscribers natin o mga viewers sa ating channel. Huwag natin lagyan ng marka or yes, bad marks yung ating channel kung saan ay makikilala tayo sa ganoong career, di ba? For example, if yung channel mo ay kilala sa pag-vlog ng mga educational contents, is that makikilala yung channel mo sa ganoong niche. Mistake number 6, not sharing to social media. Para malaman na rin ng iba mong friends na nakapag-upload ka na pala ng video, is that kailangan mo itong i-share through Facebook, Twitter, or Instagram, or any social media apps na mayroon ka. So that malaman ito ng mga friends mo na mayroon kang video na na-upload na sa YouTube. Mistake number 7, low energy. Yes naman, kapag nag-vlog tayo, I mean, pag nag-vlog tayo, is that kailangan talaga yung energy para makuha natin yung attention ng mga viewers at subscribers natin. Diba? Sino ba naman yung mga manonood na magagandahan so if wala kang energy? Diba? So yun, kailangan po talaga natin ng energy sa pag-vlog so that makuha natin yung kanilang attention. Mistake number 8, not responsible. As a vlogger, dapat responsable ka rin sa mga content na pinapalabas mo sa YouTube. Ano? Kasi nga, pag hindi ka naging responsable sa mga content mo, is that para na rin na niloloko yung sarili mo or niloloko mo yung sarili mo. Diba? Ikaw yung gumawa mismo ng ganyang content, dapat maging responsable ka rin sa kahihinat na nito. Kung ano kasi yung content na pinapalabas mo sa iyong vlog or sa iyong channel, is that nagre-reflect din sa iyo bilang ikaw sa pagkatao mo, di ba? So maging responsable tayo sa mga bagay na pinapalabas natin o pinoproduce sa ating channel sa YouTube. And the last mistake that we have right now in our vlog is not consistent. Syempre naman, as a vlogger, you have to be consistent enough sa pag-vlog mo. Sino ba naman yung mga viewers na magagandahan sa iyo if nag-upload ka ng vlog mo once a month, di ba? And shout out to those small or big YouTubers dyan na nagsasabi na mag-upload na ng kanilang vlogs pero hindi pa nila gagawin or hindi pa nila nagagawa. So yung siguro yun yung mga bagay na kung saan hindi healthy sa iyong channel. Ano? Kasi nga, you keep promise to your viewers or subscribers. So,
katulad ng sinabi ko, maging responsable po tayo sa kung ano man yung sinasabi natin sa ating vlogs. Be consistent lang po tayo enough sa pagkakaroon ng vlogs natin. So yun na nga po guys yung vlog natin patukos sa mga mistakes ng small YouTubers sa YouTube. And I hope na may natutunan kayo. And take note guys, mistakes are part of our learnings in our life. Disclaimer lang po guys, pasensya na po at medyo pinagpapawisan po ako dito sa aking vlog. Kasi nga ang init-init po dito sa kwarto, hindi po kinaya ng hangin. If you like this video, don't forget to like it, share it, and comment down below if you want me to do something with my vlog. And if you're new to my YouTube channel, please don't forget to hit the button, subscribe, and ring the bell so that you will be updated on my next vlog. Again guys, this is JR saying thank you so much for watching J Vlogs. Until next time, goodbye!